Ngayon ay mag-derma roller tayo. Pero ang derma roller ay depende yon sa skin type. So, kung gagawa kayo, dapat alam nyo ang skin type. Actually, pang-professional lang to kasi ang derma roller ay gumagamit ng pagkarami-raming karayom. Etong aking client ngayon, actually, ang kaso niya is open pore siya at saka matagyawan. So, ang gagamitin kong gamot sa kanya, pinimpla ko na dito, guys. Ang gagamitin kong gamot sa kanya is glycolic acid at saka retinol. Kasi ang glycolic acid para sa mga open pores, ang retinol para sa elasticity ng kanyang balat. So, ngayon, 1 ml ng retinol, 2 ml ng glycolic acid. So, minix ko na siya. Hindi ko napapakita yung bote sa inyo. Ngayon, ito ang kanyang derma roller. Itong derma roller ay, ito nyo to guys, puro yung karayo. Puro ito karayo. Ngayon, sa mukha niya, ito yung sa mukha niya. Malalim ang tama nito kasi, malalim ang force niya. So, ginamitan ko siya ng 1.5. Pero kung ang kaso mo ay pigmentation lang, mababaw ang yung pores, pwede kang gumamit ng 0.5 lang na karayong. Pero sa kanya, 1.5. So guys, ready na kayo? Hindi ito masyadong masakit, para lang siyang kagat ng langgam. Ngayon, i-apply ko na sa kanya yung gamot. Ngayon, kung meron siyang tagyawat na malaki, huwag niyong tatamaan ng roller, ha? Pero ang advice ko sa inyo guys, kung gusto niyo gumawa, magtanong kayo na sa professional. Kung gusto niyo gumawa, magtanong kayo sa professional kung ano ang timpla ng gamot. Tsaka depende sa skin type kasi hindi siya ganoon kasi. Pwede kasi magkaroon ng reaction ang iyong kliyente. Ngayon mag-start na ako. Ito na siya. Okay? Masakit ba El? Okay lang. Please ganda ito El. Kailangan naka-overlap kayo kasi kung hindi siya naka-overlap, so may mga mamimiss kayong area. Pero ito, dahil may tagyawat siya, hindi ko tatamaan. So, ganyan muna sa umpisa, tapos mamaya i-cross natin para sigurado tayong walang mamiss na area. Ito na, so, ganyan na tayo, tapos babalik ulit tayo dun sa pinagsimulan natin. So, ganyan tayo. Ganyan. Ngayon, nakita nyo, dahil ang kanyang balat ay sobrang sensitive, merong mga konting-konting dugo. Pero, normal lang yon. Depende na yun sa kliyente nyo kung matitiis nyo. Pero actually, hindi naman siya ganun kasakit. Okay lang. Nakita nyo, pulang-pula, compared sa kabila na hindi ko pa ginagalaw, okay pa siya dito. Dahil ang balat niya sensitive, so pulang-pula na siya. Ngayon, applyan ko siya ulit ng gamot para okay, dahil dito hindi ko siya masyadong tinamaan, babalikan ko siya dito para sigurado tayong wala tayong na-miss na area. Basta siguraduhin nyo lang, kahit anong way ng pagkukudkod nyo, basta siguraduhin nyo lang na wala kayong na-miss na area. Kailangan naka-overlap kayo lagi, bawat area. Kasi pangit naman kung gaganda yung isang parte ng skin nyo, tas yung kabila, hindi. Actually, pwede nyo itong gawin sa sarili ninyo. Kaya lang, yun yung sinasabi ko, kailangan alam nyo yung timpla, alam nyo yung skin type ninyo. Kasi mostly, ang gumagawa nito, doctor at saka nurse. Actually, hindi ako doctor, hindi ako nurse, pero certified ako sa skincare kasi matagal ako nag-training about skincare. Pressure yung pwede. Okay lang yan. Normal
tayo. So, malapit na tayo matapos. Mabilis lang ito. Pero nakita nyo kung gaano kapula ang balat niya. Ibig sabihin yan, malalim ang sukat ng balat niya, malalim ang balat ng pores. Kaya ganoon siya, konting galaw sa mukha niya, magpula na. Kasi matindi lang ang problema ng kanyang skin. Tingnan nyo yung skin type niya dito. Kasi sa susunod, pakitutok mo ka. Tingnan nyo yung skin type niya dito, guys. Papakita natin sa inyo. Nakita niyo yung skin type niya. Nakita niyo parang dry, combination skin siya. Dry at saka oily skin siya. So, yun ang gamit ko sa kanya. Glycolic. Kasi yun ang nararapat niya sa skin. Ganun ka-sensitive ang balat niya. Hindi ibig sabihin na oily skin yung sensitive. Kasi pwede kayong mag-combination skin. Sa kanya, sobrang damage na. So, naging combination mostly dry sa ibabaw. Pero, dry sa ilalim pero sa ibabaw. Yun. Nakakagamot. Ang gamot na ginagamit, yun ang nakakagamot ng balat niya. Itong derma roller, ito lang siya. Ito lang ang nagdi-deliver ng gamot para pumasok sa ilalim. Pero hindi ibig sabihin itong derma roller, ito mismo ang nakakagamot sa balat niya. Hindi. Yung gamot na ginagamit natin. Yung glycolic acid. At saka guys, maraming type ng maraming sukat ang derma roller. Depende rin sa katulad na sinasabi ko, depende sa lalim ng kanyang pores. Itong ginagamit ko ngayon sa kanya, 1.5. Dahil sabi ko nga, malalim ang kanyang pores, so malaking problem sa kanyang skin. So, ito nyo guys, nagdudugo na siya, pero normal lang yun. Hindi dapat matamag, pero malalim. At saka kung mag-ano kayo nito, dapat mag-ano ang kamay nyo. Masyado kayong sensitive pagdating sa sakit, pwede naman kayong makabili ng gamot over the counter. Yung Amla, yung pangpamanhid, that is cream. I think 5% or 10% makakabili kayo over the counter. Pwede nyo i-apply yun bago kayo magsimula. Pero bago nyo i-apply yun, siguraduhin nyo na yung kliyente nyo nag-bugas muna, nag-scrub muna siya, gumamit muna siya ng face wash na nararapat para sa kanya. Actually, bago kami nagsimula dito, hindi na namin kinakita yung pag-uugas namin sa skin niya, pag-scrub namin sa skin niya. Kasi sinuwat-cut na lang namin ito. Pero bago kami nagsimula, inugasan na namin yung skin niya, ginamitan muna namin ng inside peel para lumambot yung balat niya, para mas madaling pumasok ang gamot sa loob. So, siguraduhin nyo malinis ang balat. Yung derma roller. Itong derma roller, isang tao lang ang pwedeng gumamit ito. Hindi nyo pwedeng i-share sa iba or sa friend nyo o sa kamag-anak nyo. Kailangan isa lang may-ari ng derma roller. Kasi, kagaya na sinasabi ko, karayog ito. So, kung may sakit yung ginagamitan at ginamit nyo naman sa iba, posible din magkasakit yung ginagamitan nyo. So, dapat isa lang ang kanya-kanyang pag-aari ng derma roller. Nakita nyo guys, pulang-pula na yung balat niya. Pero hindi yan masakit. Normal lang yan ang pumula ang balat niya kasi sensitive na masyado. Close mo. Dito ka pa. Ang mga 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 m
gagawin ng ganito kung hindi nyo alam ang proseso at hindi nyo alam ang skin type ng gagawa ninyo. Kasi hindi ko safe. Pwede rin yung gawan yung may mga pigmentation. Pwede nyo rin gawan yung may mga sobrang dry ang skin. Yun lang, kailangan alamin nyo kung anong klaseng gamot ang pwede nyo i-apply. Or pwede ang gawin ninyo, magtanong kayo sa doctor or sa dermatologist kung anong gamot ang pwede sa inyo. Tapos pwede kayo lang gumawa ng ganito sa bahay nyo. Para sigurado lang kayo sa gamot na gagamitin. Pinaka-safe sa lahat, kung tatanungin nyo yung doktor ninyo kung anong gamot ang pwede nyo i-apply, ganito para sa dermaroller. Tapos, pwede lang kayong gumawa. Kasi kung kayo, kung magpapagawa kayo dito sa doktor, mahal ito. Kasi hindi ito isang beses. Maraming beses nyo ito gagawin. Katulad itong kliyente ko, siguro mga 6 na beses ito siya pwede. Hindi lang ito isang beses. Doon naman sa may mga wrinkles or aging na yung balat, pwede kayong gumamit ng vitamin C serum. Pwede yun ang gamitin ninyo. Or doon naman sa may mga pigmentation, pwede nyo rin gamitan ng glutathione serum or whitening serum para lang mag-light yung kanyang pigmentation. Pwede rin vitamin C at saka whitening serum pag i-mix ninyo 1:1, 1 ml sa vitamin C, 1 ml sa whitening.